Magandang tanghali po. May pulong ulit kaninang umaga ang ilang kongresista sa Celebrity Sports Club sa Quezon City kasama si Congressman Lord Alan Velasco. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie. Napaka-busy ano, ng araw na ito para sa mga kongresista. At kanina nga, Connie, ay maagang nasa Celebrity Club ang mga kongresista para sa isang agahan. Kasama ang inilukluk nilang bagong speaker na si Lord Alan Velasco ng Marinduque. Minsan pa natin nakita, Connie, si Representative Velasco na may kausap sa telepono. Tikom naman ang bibig ng mga kongresista kapag tinatanong natin kung ano ang plano nila ngayong araw. Pero, Connie, meron nga mga nagsabi na from Celebrity Club ay diretso sila sa batasang pambansa. At, Connie, ganun nga ang nangyari. No? Around 10:15 a.m. ay nakita na nga natin si Velasco na paalis ng Celebrity Club dyan sa Quezon City. At isa-isa na rin nag-alisan ang mga kongresista papunta ngayon dito sa batasan. Connie, nandito ako ngayon ano, sa batasan at ilan sa mga kongresista ang nasa loob na ng plenaryo. At sa ngayon ay hinihintay natin kung ano ang mangyayari dito no, sa magaganap na sesyon. Ang sinasabi ng ilan sa mga kapanalig ni Velasco na ating mga source ay bubuksan nila ang sesyon kaya sila nagpunta dito sa batasan. Balik sa iyo, Connie. Yes, Ian, sa ngayon ba may mga ilan ka nakausap na kongresista? Ano ba ang kanilang inaasahan? Ano? Parang magulo sa atin palang paningin. Ano? Dalawa ang speaker sa ngayon sa iisang house. Ano? So paano ang mangyayari? Ano ang ina-expect ng magkabilang kampo kaya? Well, Connie, sa end ng sinusundan natin ano, yung kay Speaker Lord Alan Velasco sa site niya. Ang plano talaga nila ay buksan itong sesyon ngayong araw at kasi may mga kumikwestiyon nga, Connie, doon sa naganap kahapon na putohan ng speaker doon sa Celebrity Club. Kaya ang sinasabi ng ilan sa ating mga source ay dito naman nila gagawin sa sesyon sa session hall sa plenaryo mismo yung pag-elect din sa kay Speaker Alan, Lord Alan Velasco. Pero siyempre may habilin ang pangulo na unahin ang 2021 national budget ano, so hindi natin masabi kung yan ba ay mauuna talaga no o kung unahin talaga nila yung ukol sa speakership. Pero may mga nakuha na rin tayong mga report, Connie, no, na talagang unahin nila yung pagpasa muna ng budget. So maghihintay tayo dito sa Kamara kung ano nga magaganap dito, Connie. Oo. Sinasabi nga kasi no ng kabilang kampo na hindi valid no dahil nasa labas ng House of Representatives ginawa itong kanilang sinasabing pagpupulong. Ano ang reaction diyan? Meron na ba tayong nakuha tungkol diyan sa pahayag na 'yan? Well, Connie, ang mga nabanggit sa atin ano nung huli nating mga nakapanayam sila po kay Party List Representative Lito Atienza, sinasabi naman nila na may pasihan din ano yung kanilang ginawa dahil ang mahalaga naman daw may quorum at may bilang sila, yun naman daw ang mahalaga, hindi naman kung nasaan silang lugar at hindi naman daw talaga kinakailangan nasa bulwagan sila ng batasan. Pero syempre may mga eksperto sa batas at eksperto dito nga sa mga procedures dito sa mababang kapulungan na sinasabi nila na kung nag-i-elect ka ng pinuno ng Kamara, yes, nararapat lamang na nasa loob ka rin mismo ng House of Representatives or dito sa batasan pambansa. Kaya isa talaga sa mga dapat abangan yan, Connie, no, na dahil ngayon dito no yung mga ilang sa mga kongresista ay nandirito na ngayon sa loob ng plenaryo ng Kamara, Connie. All right, maraming salamat sa iyong update sa amin, Ian Cruz.